Hanggang mag-away. Minsan, minsan daw, kasi may kasama matigas ang ulo. Hello mga friends! Maayong adlaw sa tanan! Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers. I'm Jasmin, Puracan-Buhay. And sa lahat ng hindi pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe. And welcome to my vlog number 2! Ang pag-uusapan natin ngayon about marriage. Shout out muna sa aking supportive na friend, classmate, Miss Isa. Okay. Salamat kaayo sa imong suporta sang. Thank you so much for your love. Nag-aabang talaga siya for my next vlog. Thank you so much. Ang pag-uusapan natin ngayon is the secret of a happy marriage. Itong topic na ito ay hindi lamang para sa mga may asawa na, pati rin sa mga mag-aasawa pa lang, lalo na sa mga teenager nga atat na atat mag-asawa. Hindi nila alam kung ano yung meron sa pag-aasawa. Ano ang meron sa isang married na tao o married life. Ano yung married life? Ano yung mga dapat nilang handa sila na harapin, kung ano yung susuungin nila ng mga problema. Kasi hindi lang naman puro asaya. Kasi sa hirap at ginhawa talagang magtutulungan ang mag-asawa para maging successful ang kanilang marriage. When we talk about marriage, it's about the husband and a wife na nagtutulungan to make the relationship stand still or magiging strong pa kahit anong dadaanan nila mga pagsubok. Magtutulungan sila kasi kung isa lang, yung husband or yung wife lang, hindi nila makukuha yung happy marriage. Dapat talagang magtutulungan ang mag-asawa para makuha ito. Para ma-experience nila yung happy marriage. Okay? Meron akong ibibigay sa inyo na sikreto. Anim na sikreto to have a happy marriage. Iba-iba yung mga karanasan natin bilang mag-asawa. Itong ibibigay ko sa inyo na mga sikreto, hindi na sikreto ngayon kasi sinabi ko na sa inyo. So, ibibigay ko sa inyo base ito sa mga karanasan namin na mag-asawa. Si-share ko lang. Sana may matutunan kayong aral or makikitma, meron kayong makukuha ng mga idea na about marriage. Okay? Uunahin natin yung number 6. Ang number 6, my hobby is my best friend. Okay? Ang asawa natin, wife ako, yung husband ko, dapat yung husband natin, yun yung best friend natin. Ano yung best friend? Yung best friend mo, sinasabi mo lahat ng mga mga saya, lungkot, galit, lahat masasabi mo sa kanya. Ang kagandahan ng pag nagiging best friend mo yung asawa mo, magaan yung palagi yung loob mo. Kasi yung typical na mga best friend, nangyari sa ibang tao, meron kang best friend, hindi naman lahat
di ba, nasasabi mo sa best friend mo lahat ng mga kaloob. Oh, nagsasabi ka pero hindi rin lahat. Meron ding merong naka-reserve sa iyo. Merong naka-reserve. Hindi mo talaga masasabi lahat sa best friend mo. Pero sa asawa mo, masasabi mo lahat. Kaya nga para sa akin, yung mag-asawa is mag-best friend sila. Minsan nga, ano, sabi ng anak namin, para kami mga bata, kasi yung kulitan namin mag-asawa, yung ano, parang hindi kami minsan mag-asawa, lagi kami nagkukulitan, tapos yung isa nagagalit, pero syempre, ang palaging magagalit ay ako. Kasi nga, kung kukulitan ka naman ng asawa mo, minsan okay, pero minsan din naman nagagalit ka. At saka sa mag-best friend naman talagang merong time na nag-aaway kayo. Yun man talaga ang mag-asawa. Walang marriage na yung hindi nag-aaway, yung walang away. Walang ganun. Kasi talagang ang mag-asawa ay nag-aaway. Kasi iba-iba naman yung pinanggalingan nila. Malaki na sila nung nagkita. At saka, ang uniqueness ng isang marriage, magkaiba sila, parang positive negative sila, parang hindi magkasundo pero magkakasundo, parang ganon. So ano siya, ang ganda, no? Ang ganda talaga yung ginagawa ng Diyos about marriage. Okay, yun nga yung number 6 ko is my hubby is my best friend, kasi yung asawa ko, siya yung best friend ko. Tayo ngayon sa number 5 na sekreto. So, yung number 5 natin is know your partner. Know your partner, boss ko. Yes, boss ko. Ayaw ng asawa ko magpakita sa camera kasi camera shy daw siya. Okay. Ayaw niyang pakita yung kapugian niya daw. Okay, know your partner. Dapat alam natin yung mga dos, mga ayaw at gusto ng ating asawa. Ngayon, kasi itong ano na to, nahirapan ako nito lalo nung unang mag-asawa kami, yung mga siguro mga 5 years, 3 years of marriage. Hanggang ngayon siguro meron pa, kasi pag hindi mo alam kung ano yung gusto at hindi gusto ng asawa mo, talagang mag-aaway kayo. May ngayon kasi nangyari sa amin na kasi minsan ako ginagawa ko yung mga gusto ko pero hindi gusto ng asawa ko. Tapos nung ano na naintindihan, syempre katagalan na rin ng pagsasama ninyo, kilalanin mo yung asawa mo, kung ano yung mga nagagalit siya pag gawin mo, pag ginagawa mo yung bagay na yun nagagalit siya, edi huwag mong gawin. Ngayon, yun naman na mga bagay na pag ginagawa mo, inagustuhan niya at saka masaya siya na ginagawa mo, gagawin mo yon. At saka sa lahat ng bagay na mga gusto din ng asawa mo, susuportahan mo. Minsan kasi may mga gusto tayo na hindi gusto ng asawa mo, mayroon din gusto ng asawa mo na hindi natin gusto. Pero dapat kasi sa mag-asawa, nagsusuportahan kayo. Intindihin natin yung isa't isa. Kunyari, kasi nangyari sa amin kasi, lagi kami nag-aaway kapag ginagawa ko yung mga bagay na ayaw pala niyang gawin ko. So ngayon na habang tumatagal yung pagsasama namin, naintindihan ko, yung mga ayaw na niyang mga bagay na gagawin, yung mga bagay na naiinis siya, iniiwasan ko na. Para everybody happy. Okay. Tapos, yung mga gusto niya, sinasabi niya sa akin, tapos, magbibigay ng mga, pwede ka magbigay ng mga suggestion. Ito, okay ba to? Ganyan. E pag supportahan natin yung asawa natin palagi. Lalo na yung in line sa pag nagtatrabaho yung
asawa ninyo sa trabaho niya, dapat lagi tayong nakasuporta sa kanya sa lahat ng mga ginagawa niya, lagi tayong nakasuporta sa kanya. Vice versa din, yung husband din susuportahan din yung asawa niya. Pero pwede na din namang kunyari pwede mong pagsabihan na yung mga bagay kasi minsan bilang tao unaware tayo na hindi pala talaga nakakabuti sa atin. Merong mga bagay na mas nakikita doon na ginagawa mo na hindi nakakabuti sa iyo, pero nakikita 'yon ng mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo. 'Yun yung husband nyo. Kaya nung sa amin mag-asawa, yung klase kasi ng trabaho ng asawa ko, minsan kahit off duty niya, pinapapunta sa office, yung mga ganon. Tapos minsan, yung mga special occasion, birthday ko, mga anniversaries, basta yung mga special, mga kailangan siya, yung mga program sa school ng anak ko, minsan wala siya. Pero, dati hindi ko masyadong naiintindihan. Kaya lagi kami nag-aaway kasi hindi ko maintindihan kung bakit nadidiman minsan ako kasi syempre nag-a-adjust pa lang ako sa pagiging asawa, sa klase ng trabaho na meron siya. Kaya nag-i-insist ako, nagdidiman ako ng quality time for our family na hindi naman kasi dapat intindihin ko na intindihin ko rin yung klase ng trabaho niya kasi yung mga asawa natin iba-iba naman yung mga asawa natin iba-iba din yung mga klase ng trabaho. Isipin din natin yung sitwasyon kasi hindi pwede tayong mag-demand or about sa work nila kasi sila lang naman yung nakakaalam yung about sa work nila, about sa trabaho nila, silang nakakaalam sa pasikot-sikot ng trabaho nila kaya huwag na tayong makialam. So, kailangan natin silang suportahan kasi lahat ng naman ng ginagawa nila ay para rin sa ating pamilya. Dito na tayo sa number 4. Number 4 natin is open communication. Yung mag-asawa dapat palaging nag-uusap. Sa bahay man sila or pag nasa trabaho meron kayong time na mag-usap kayo sa phone kung nasa malayo man mag-usap kayo sa phone or sama kayo sa bahay hindi lahat ng pag nasa bahay kayo puro kayo trabaho sa bahay meron din tayong panahon para mag-usap-usap hindi lang sa mag-asawa sa buong pamilya. Sa aming mag-asawa kasi, yung asawa ko, hindi palaging nasa bahay kasi 24 hours yung duty niya. Dati, nung mga siguro hanggang, ilang taon bos ko? 3 years? 3 years? Dili, kung kuan ba ka ng mag-asawa, tag 7 days imong duty? 3 years. For 3 years, sa marriage namin. Yung sa work niya, 7 days yung duty niya. So, within 7 days, hindi siya nakaka-uwi. So, yung ginagawa namin, thank you sa technology, sa phone. So, nag-uusap talaga, palagi. Minsan nga, naiinis yung shout-out sa kapatid ko, yung bunso namin kapatid. Yung bunso kong kapatid, Miss Marian Puracan. Kasi minsan siya kasi laging tumatawag yung asawa ko. Sabi niya, sa mga yung nag-chat meet per me, yung mong gusto niya cellphone. Kasi ganun kami eh. Yung sinasanay namin yung sarili kasi sasabihin ko rin sa iyo kung bakit nasanay kami sa ganun na pamamaraan ng communication namin. Na talagang yung pagising sa umaga kailangan pag nasa trabaho siya kailangan kumain ka tapos kumain na ba yung mga ganon pag sa lunch time kumain na ba kung anong ulam ganyan yung mga tapos lalo na sa gabi bago matulog mag good night yung mga ganon tapos pag nandito naman siya sa bahay lagi din kami nag-uusap.
Lalo na sa ano, pinapractice namin kasi nung bagong pa lang kami mag-asawa, pinapractice na namin yung ganun kasi sabi ko sa kanya kasi yung parents ko, ganun yung ginagawa nila eh. Sa madaling araw, pagkagising nila, after ng prayer nila, yung morning devotion nila, naririnig ko na nag-uusap sila. Kamadaling araw, or pagkaumaga na magising kami, hindi kami dire-diretso na yung ano agad, tapos ano, mga gawain bahay. Nag-uusap muna kami. Minsan pagkagabi, nang hindi kami makakatulog agad, nag-uusap pa rin kami. Kita na lang pinag-usapan namin, pero mostly kasi yung mga ano namin, yung nagba-Bible sharing kami, yung about Bible. Parang nag-Bible study kami, yung nag-quote kami ng mga verses. Yung parang inano lang namin, tapos kung paano namin i-apply din sa buhay namin. Minsan, hanggang mag-away. minsan daw, kasi ayaw ko sa matigas ng ulo. Minsan, ano, nagdidebate. Yung nag-debate. Nagdidebate kami. Doon sa iba kasi yung ano namin eh. Yung pagsabot. Yung pagkaintindi namin. So, pero nakakatulong din yon yung mga ganun na mga ginagawa namin. Nakakatulong yon to make our marriage stronger. Yung pag-uusap ng mag-asawa ay napaka-importante. Yung open communication. Especially sa mag-asawa na, makakaano nito yung mag-asawa na nasa malayo, nasa abroad, or yung mga sundalo, mga ganon, na mga hindi laging nakaka-uwi sa bahay, sa pamilya nila. Kailangan yung open communication, paramdam mo, yung pagmamahal mo, kahit malayo yung asawa mo sa iyo. Tapos, istorya bus ko. Hi guys! Chata na ngayon. Minsan, usap-usap, ito, minsan naman, papunta na doon sa debate. Kasi ganito, ganito yan na, yun na. Pero, hindi naman kakailangan pa pala ano magtagal. minsan kasi pagka meron kaming pinag-uusapan, hindi kami mapunta sa away. Tapos pagkatapos noon, pinagtatawanan ng lamin. Bati naman ulit. Bati ulit. Yung kasi parang asot pusa yung mag-asawa eh. Away bati. Oh, yun yung ingredients ng happy marriage. Sa mag-asawa din, dapat yung honest kayo sa isa't isa kasi yun yung importante din. Dapat sabihin mo yung totoo. Minsan kasi, surely sa mga husband, diba boss ko? Sa mga husband kasi, minsan, sinasabi nila na hindi na lang nila sabihin totoo para hindi magalit yung asawa nila. Ganun. Asawa. Minsan mo tawag mo kaya. Hindi nalang sabihin, pero hindi dapat ganun. Kasi yun yung minsan pinag-aawayan namin. Kasi minsan sinasabi niya, okay, pero hindi pala ginawa yung mga ganun. Para kasi sabi niya, para hindi naman ako magalit. Lalo ako nagagalit kasi hindi naman yung sinasabi sa akin yung totoo. Yun yung natutunan namin. Dapat, ano kayo? Honest. Truthful. Let me up with a bright smile on now.